Anak, kailan mo ba balak hanapin yung lalaki na para sa'yo? Yung lalaki na makakasama mo sa pagtanda mo. Hindi ka na bumabata. Saad ng ina ni Alexandra na si Annabelle habang sila ay nasa hapagkainan at kumakain ng almusal. Napaismid siya sa tanong na yon ng kanyang ina. Nag-angat siya ng tingin mula sa kinakain at tiningnan ng ina. Ma, alam niyo naman na wala yan sa isip ko. Masaya ako sa pagiging single ko at may maayos akong trabaho. Alam niyo naman na hindi ako interesado sa mga lalaking yan. Prangkang pahayag ni Alexandra. Napabuntong hininga na lang si Mrs. Gabriel. Anak, malapit ka nang lumagpas sa kalendaryo. Kailangan mo na ng lalaking makakasama mo sa pagtanda mo. Yung aalagaan ka kapag wala na ako. At saka ayusin mo yung sarili mo. Tingnan mo kung paano ka manamit at kumilos oh, para kang isang lalaki. Sino ang magkakagusto sa'yo niyan kung ganyan ka? Pagrereklamo ng kanyang ina, sabay tingin sa kanya na may nanlalaking mga mata. Patay na ang kanyang ama 5 taon na rin ang nakakaraan dahil sa sakit na diabetes. Only child lang din siya. Bumuga siya ng marahas na hininga. Yun nga po yung reason kung bakit ganito ako magsuot ng damit para walang magkagusto sa akin. Isipin na nila na lesbian ako. You're not a lesbian, Alexandra Gabriel. Babae ka. Ikaw lang ang nagsasabi palagi sa sarili mo na lesbian ka. May diin na putol ng ina sa kanya. Nagbaba siya ng tingin. Paano namang hindi siya magiging lesbian kung may nagugustuhan siyang babae? Ma, kumain na po muna tayo ha. Mamaya na lang natin pag-usapan yan. Aniya, napabuntong hininga na lamang ang kanyang ina. Pasensya na anak. Eh nag-aalala lang naman ako sa'yo na baka tumanda ka na lang na dalaga. Ayoko naman mangyari sa'yo yun, lalo na at nag-iisa lang kitang anak. Nag-aalalang wika ng kanyang ina. Tumango-tango lang naman siya. Naiintindihan ko naman po kayo. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po yun mangyayari. Sabi na lang niya sa kanyang ina para matapos na lang din ang usapan nila. Ayaw niyang pinag-uusapan ang identity niya dahil sigurado siyang lesbian siya. Tumango na lamang si Mrs. Gabriel at ipinagpatuloy na ang pagkain. Hi, Bess! Tawag kay Alexandra ni Christine nang makapasok ito sa opisina nila. Napatingin siya sa kaibigan na malapad na ngiti sa labi. Ngumiti siya pabalik at lumapit ito sa kanya at nakipagbeso-beso pa. Mukhang good mood ka ngayon ah. Punan niya dahil blooming ito ngayon at mas lalong lumapad naman ang ngiti nito. Siyempre, kami na ni Richie. Tili naman ito. Hindi niya maiwasang makaramdam ng lungkot sa sinabi nito. Aaminin niya na may attraction siyang nararamdaman para sa kaibigan, ngunit hindi nito iyon alam. Ayaw naman niyang ipaalam dahil baka iwasan siya nito. Ayaw niyang mangyari iyon, kaya mas na naisin pa niya na itago ang nararamdaman kaysa iwasan siya ng kaibigan. Naramdaman nito iyon 2 taon na ang nakakaraan. Masaya siya kapag kasama si Christine. Napapawi ang problema niya kapag kasama ito. 4 na taon na siya bilang marketing staff at dito niya na din nakilala ang dalaga. Noong una ay akala niya, hindi siya nagkakagusto sa mga lalaki dahil mas nakafocus ang atensyon niya sa trabaho. Kaya ang ibang nagtangkang manligaw sa kanya, binasted na lang niya. Pero nito lang niya nalaman ang dahilan nang magkagusto siya kay Christine. Lesbian siya. Marahang pagtapik ng kaibigan sa balikat ang pumukaw sa naglalayag na isip ni Alexandra. Napakurap-kurap siya. Nakasimangot ito. Bes, hindi ka ba masaya para sa akin? Tanong naman ito. Ngumiti siya at niyakap ito. Ah, syempre masaya ako. Masayang masaya ako para sa'yo. Aniya, pero ang totoo ay kabaligtaran ang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Kumalas ito sa pagkakayakap sa kanya. Ah, wait, may ibibigay pala ako sa'yo.
Excited nitong Saad sa kabinuksan ng handbag at may kinalkal doon. Mabuti na lang talaga at hindi pa office hours. Maaga lang talaga silang magkaibigan na dumarating sa opisina. Napakunot noo siya nang makitang isang envelope iyon. Lumapit ito sa kanya at ibinigay sa kanya ang envelope. Invitation yan. Birthday kasi ng daddy ni Richie at invited ako. Kaya kinuhanan na kita, baka sakaling kailangan yan. Alam mo naman na mayaman sila at hindi dapat makapasok ang isang outsider. Alam mo na. Wika nito at ngumiti siya. Ah, okay. Thank you. Nakangiti niyang sabi at pinanlakihan siya ng mga mata. Hoy, pumunta ka. Nandun yung panganay niyang kapatid, si Raven. My gosh, ang gwapo nun. Malay mo magustuhan mo, hindi ba? Nakangisi nitong Saad. Tipid na lang siyang umiti kung alam lang ng kaibigan na ito ang inilalaman ng puso niya. Mayaman ang pamilya ni na Christine, pero mas minabuti nito na magtrabaho sa kumpanya ng kumpare ng ama nito para mas ma-enhance ang sarili. Pero balang araw ay aalis din ito at tutulong sa pamamahala ng kumpanya nila. Kaya nagpapasalamat siya dahil kahit hindi sila mayaman ay kinaibigan pa rin siya ni Christine. Nang sumapit ang alas 8 ay nagtungo na sila sa kani-kanilang mesa at ginawa na ang mga dapat gawin. Napabuntong hininga si Alexandra nang maisuot niya ang gold dress na may mga glitters at biyak sa gilid na pinili para sa kanya ni Christine. Kung hindi lang dahil sa dalaga ay hindi siya magsusuot ng ganung dress. Naayusan na rin siya ng beautician ng boutique. Napatingin siya sa salamin. Hindi niya akalain na siya ang nasa salamin na yon. Ibang-iba ang itsura niya. Napakaganda niya ng mga sandaling iyon. Ako ba to? Tanong niya sa sarili at narinig yon ng beautician. Ay, opo. Ang ganda niyo, ma'am. Tiyak na mapapatingin ang mga lalaki na madadaanan ninyo. Punong papuri na sabi ng baklang beautician sa kanya. Ngintian niya ito. Ay, thank you ha. Mabuti na lang talaga hindi gaanong kataasan tong suot kong heels. Hindi pa man din ako sanay. Aniya na ikinatawa ng beautician. Mabuti na lang at wedge iyon kaya hindi siya mahihirapan. Nagpaalam na siya dito at lumabas ng fitting room. Nasa labas na rin kasi si Christine at hinihintay siya. Pagmamay-ari kasi ng tita ng kaibigan niya ang boutique kaya hindi siya nahirapan sa presyo. Nang makalabas siya, napalingon sa kanyang kaibigang si Christine. Napaawang ang labi nito nang makita ang ayos niya. Napakurap-kurap din ito. Best, is that you? Hindi makapaniwalang tanong nito. Napakagatlabi naman siya. Oo naman ano? Tugon niya. Nilapitan siya nito at sinuyod siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Napakaganda mo, Bes. Tiyak na magkakagusto sa'yo si Raven. Alam mo, single yun. Wika nito. Binuntunan pa nito ng mahinang pagtawa. Sumimangot naman siya. Maraming magaganda doon, kaya for sure, hindi niya ako mapapansin. Aniya na ipinagtaka niya pero hindi na lang niya binigyan ng kahulugan. Well, hindi natin alam, Alex. Wika nito saka kumindat sa kanya. Kanina pa nakapagbihis si Raven para sa kaarawan ng kanilang ama ni Richie na si Ramon Nazeno. Dalawa lamang silang magkapatid. Siya ang namamahala ng Nazeno Construction Supply Incorporated. Nagtapos siya sa kursong engineering pero mas minabuti niya na pamahalaan ng kumpanya nila dahil mas malaki ang kita niya rito at hindi naman nagkakalayo ang course niya sa ginagawa ng kumpanya nila. Ang kanyang kapatid ay pinamamahalaan ng kanilang ekta-ektaryang lupain. Mahilig kasi ito sa pagtatanim. Nagtungo na muna siya sa paborito niyang lugar, ang veranda. Kita niya ang buong compound kung saan idadaos ang okasyon. Maganda naman ang panahon kaya ayos lang na sa maluwang niyang bakuran ganapin ang okasyon. Kumuha na rin siya ng wine at wine glass para may iniinom habang nakatingin sa ibaba. Napatingin siya sa isang pulang kotse na pumasok doon. Kilala niya kung sino ang nagmamay-ari niyon
walang iba kundi si Christine Iliana, ang girlfriend ng kanyang kapatid na si Richie. Napakunot noo siya nang may bumabang babae na nakasuot ng gold dress na medyo hapit sa katawan. Kaya kitang-kita ang kurba ng katawan ng dalaga. Nagpalinga-linga ito hanggang sa dumako ang tingin nito sa veranda. Kilala niya ang babae. Teka, siya yung babaeng nakita ko sa isang restaurant noong isang araw. Sambit niya sa sarili. Hindi niya akalain na ganoon pala ito kaganda kapag naaayusan. Maganda na ito kapag simple lang pero mas lalong gumanda pa ito ngayon. Nang mga sandaling iyon ay humanga siya sa dalaga. Wala na siyang sinayang na sandali. Bumaba siya para makipagkilala sa dalaga. Nang makababa si Alexandra ng kotse ni Christine, iginala niya ang paningin sa buong compound. Maganda, maayos at talagang pinaghandaan ang okasyon kung ayos lang ang pag-uusapan. Iba talaga pagmayaman. Iba ang nagagawa ng pera sa buhay ng tao. Huminga siya ng malalim. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya sa pakiramdam niya na may nakatingin sa kanya. Kaya naman napatingin siya sa itaas kung saan naroon ang veranda. Hindi naman iyon kalayuan sa kinatatayuan niya. Nakita niya ang isang lalaki na may hawak na kopita na may lamang wine ang nakatitig sa kanya. Napatikhim siya at agad na nag-iwas ng tingin. Malakas ang dating ng lalaking yon. Bes, tara na sa loob. Ipapakilala kita kay Richie at sa kapatid niya. Paanyaya sa kanya ni Christine. Agad siyang napalingon sa kanyang kaibigan. Sure, tugon niya. Muling napatingin siya sa beranda. Wala na roon ang lalaking andoon kanina. Iwinaksi na lang niya ito sa kanyang isipan at sabay sila ni Christine na nagtungo sa loob. Nang makapasok na sila sa loob, mga matataas ang katungkulan sa gobyerno at mga CEO ng iba't ibang kumpanya ang naroon para batiin ang may kaarawan. Pakiramdam niya, hindi siya belong sa okasyon na yon. Hindi siya mayaman. Kung hindi lang dahil kasintahan ng kaibigan ng anak ng may birthday, ay hindi siya makakapunta. Pero ayos na rin iyon dahil kahit papaano, nakadalo siya sa ganitong klaseng pagtitipon. Han! Anang isang tinig ng lalaki. Napabaling siya sa lugar kung saan nanggaling ang boses. Nakita niya ang isang matangkad na lalaki na nakasuot ng tuxedo at talagang hindi maipagkakailang sobrang gwapo nito. Han! Saad naman ni Christine at nilapitan ang lalaki. Ah, marahil ay ito si Richie na Zeno. Agad na niyakap ng lalaki ang kanyang kaibigan. Hindi niya maiwasang makaramdam ng selos dahil sa kanyang nakita. Kahit ganun pa man, masaya siya para sa kaibigan. Nahanap na rin ito ang lalaking pakakasalan nito at kitang-kita kasi sa mga mata nito ang kasiyahan at ang lubos na pagmamahal para sa binata. Napatingin sa kanya ang dalawa. Ngumiti naman siya. Hi! Kiming bati niya. Oh! Ikaw si Alexandra Gabriel, di ba? Tanong ng binata at tumango naman siya. Oo, siya nga Han. Bagay ba sila ng kapatid mo? Tanong naman ni Christine. Pinasadahan siya ng tingin ng binata. Tingin na hindi naman nakakabastos kundi puno ng paghanga. Yes! Tugon nito saka tiningnan ng kasintahan mula ulo hanggang paa. You look gorgeous tonight. Papuri nito. Iniabot ni Richie ang kamay sa kanya para makipagkilala at tinanggap naman niya yon. Wait! Ipapakilala kita kay Kuya Alexandra. Saad ni Richie sa kanya. Napatingin siya sa tiningnan ni Richie. Ayun na naman ang mabilis na tibok ng kanyang puso nang makita ang lalaki na nakatitig sa kanya mula sa veranda. Ito si Raven. Kuya! Tawag nito. Oo siya nga. Agad na lumapit sa kanila ang binata subalit sa kanya ito nakatingin. Titig na titig ito sa kanya na hindi niya mawari kung ano ba ang ibig sabihin. Nang makalapit ito sa kanila, inilahad nito ang kamay sa kanyang harapan. Raven Azeno pala. Pwede ko bang malaman ang pangalan ng magandang dilag na to?
tanong nito. Narinig niya ng mahinang pagtili ni Christine sa kanyang likuran. Hindi ako dilag. Maangas niyang sabi na ikinakunot ng noo ni Raven. Nilapitan siya ni Christine at kinurot sa may tagiliran. Pasensya ka na rito ah. Late bloomer kasi kaya akala niya hindi pa siya dalaga. Suway ni Christine. Ngumiti na lamang si Raven at inilahad ang kamay sa kanyang harapan. Wala siyang nagawa kundi tanggapin iyon. Kahit ang totoo niyon ay ayaw niya. Hindi niya kasi mawari ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Kinakabahan siya at dahil baka anong gawin ito sa kanya. Matapos ang pakikipagkamay na yon ay niyaya sila ni Richie na ipakilala sa may kaarawan. Magiliw naman niya itong binati ng maligayang kaarawan. Matapos maibigay ang regalo at makapagpaalam ay nagtungo na sila sa labas saka naupo sa pang-apatang mesa na nasa gilid. May dumaan naman na waiter at kumuha si Richie ng isa na ibinigay kay Christina. Kumuha rin si Raven at ibinigay iyon sa kanya. Ah, salamat. Saad niya. Kanina pa napapansin na Raven ang malagkit na tingin ni Alexandra kay Christine. Kitang-kita niya rin kung paano nito tignan ang dalaga. Nakaramdam siya ng kaba na maisip na nagkakagusto ito sa babae lalo na noong sinabi nito na hindi siya dilag. Lesbian ba ito? Ngunit kung totally lesbian ito, hindi ito magsusuot ng ganitong damit. Baka nako-confuse lang ito sa sarili, lalo na nang mabasa niya ang text ni Christine na no boyfriend since birth daw ang dalaga. Napakaganda talaga nito. Kita rin niya ang pagtingin ng iba pang mga kabinataan dito pero bukang hindi nito iyon pinapansin. Well, kung nako-confuse ito sa sarili niya, siya ang gagawa ng paraan para malaman ito sa sarili na babae talaga ito. Tumayo naman si Richie at inilahad ang kamay sa katipan. Let's dance! Anyaya nito kay Christine. Kaagad naman iyong tinanggap ng dalaga. Matapos magpaalam ang mga ito sa kanila, ay nagtungo sa gitna para makihalo sa mga nagsasayawan doon. Tiningnan niyang muli ang dalaga. Nabanggit sa akin ni Christina, no boyfriend since birth ka raw. Totoo ba yun? Paninimula niya ng usapan at napatingin ito sa kanya. Yes, because I'm a lesbian. Hindi ako pusang babae, Raven. Pagtatapat nito, ngumiti siya na parabang ipinapahiwatig na ayos lang iyon sa kanya. Maybe nako-confuse ka lang sa identity mo. Bakit hindi natin subukan? Subukan ng alin? Kunot noon itong tanong. Tumayo siya at inilahad ang kamay sa harapan niya. Let's dance? Paanyaya niya. Kita niya ang pagprotesta sa mga mata nito pero mukhang hindi ito makakatanggi dahil may mga matang nakatingin sa kanila. Tumikim ito at tinanggap ang kanyang kamay. Napangiti naman si Raven sapagkat ito na ang kanyang pagkakataon. Ngayong gabi ay kailangan niyang magtagumpay sa kanyang misyon. Na sana nga ay nako-confuse lang ito na baka hindi talaga ito lesbian. Hindi na nakatanggi pa si Alexandra nang ayain siya ni Raven na makipagsayaw sa kanya. Maraming matang nakatingin sa kanila at nakakahiya na tanggihan niya, lalo at CEO ito. Nabanggit kasi kanina ni Christine na ito ang namamahala ng Navina Construction Supply Incorporated. Ano na lang kaya ang sasabihin ng mga tao? Isang CEO na tatanggihan ng isang hamak lamang na babae? Iginiya siya ng binata sa gitna kung saan naroon ang mga nagsasayawan. Nagtama ang mga mata nila ni Christine. Alam niyang masaya ito dahil may kasayaw siya. Gusto kasi nito na makipag-date na siya sa lalaki para magkaroon siya ng boyfriend. Napakagatlabi siya nang hapitin siya ni Raven palapit sa katawan nito. Nag-angat siya ng tingin at nagtama ang kanilang mga mata. Bakit ganyan ka makatitig? Tanong niya na hindi maiwasan na lakipan ng inis ang boses. Natawa ito ng mahina. Bakit? Hindi ka ba sanay na tinitignan? Tanong nito na may ngisi sa mga labi. Inirapan niya ito. Tinititigan rin naman ako, pero hindi ganyan.
para akong kakainin ng buhay? Aniya na ikinatawa nito ng malakas na ang iba ay napatingin pa sa kanila. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mapagtanto ang sinabi. Itinikom na lang niya ang kanyang bibig at hindi na nagsalita pa. Tumaas ang mga kamay nito patungo sa likod niya na hindi natatakpan ng gown. Ewan ba niya at iyon ang pinili ni Christine na suotin niya para sa kanya. Naramdaman niya ang paghagod ng daliri nito roon at ang kakaibang kiliting nararamdaman naman niya. May kuryente rin na dumaloy sa kanyang katawan. Hindi niya alam kung ano ang tawag doon. Bago sa kanya iyon, natulos-tuloy siya sa kanyang kinatatayuan. Okay ka lang? Tanong nito. Binigyan niya ito ng masamang tingin. Pwede bang pakitanggal ang kamay mo sa likod ko? Tanong niya saka ito inirapan. Tumawa lang ito at ibinalik ang kamay sa kanyang bewang. Alam mo, ang ganda mo. Komento nito na naging dahilan para mas lalong bumilis ang tibok ng puso niya. Ano ba itong nangyayari sa kanya ngayon? Ah, salamat. At iyon na lamang ang tanging nasambit niya. Uy, tulala ka girl! Sita sa kanya ni Amy, isa sa mga kasama niya sa opisina. Day off ngayon ni Christine kaya wala siyang kasamang magla-lunch. Napatingin siya sa katrabaho. Alam mo kasi, namimiss ko lang si Christine. Sabi niya, natawa naman ang mga kasamahan niya. Alam ng mga ito na sobrang close nila. Uy, huwag mong sabihin na lesbian ka. Wika naman ni Gina habang natatawa. Malalim siyang napabuntong hininga. May gusto ako kay Christine. Lesbian ako, guys. Aniya na naging dahilan para mapaawang ang labi at manlaki ang mga mata ng mga naroon. Seriously? Bulalas naman ni Amy. Oo, may gusto nga talaga ako kay Christine, hindi ko lang masabi. Sinabi ko lang sa inyo dahil gusto ko nang ilabas talaga. Ang hirap kasing itago. Aniya, pero biglang sumagi sa isipan naman niya si Raven at ang mga nararamdaman niya nang gabing isayaw siya nito. Ganun lang siguro talaga kapag unang lapit mo sa isang lalaki. Pangungumbinsi na lang niya sa kanyang sarili. Alam mo girl, baka nako-confuse ka lang dahil no boyfriend since birth ka, diba? Sabi nga sa amin ni Christine nang minsang inutusan ka ng head natin na ipasa ang report sa sekretarya ni Sir Oscar. Ang sabi niya, nakipagsayaw ka raw sa isang CEO. CEO ng Navina Construction Supply Incorporated. Kung lesbian ka talaga, tatanggihan mo yun. Kahit madami pa ang nakakakita sa inyo dahil yun ka. Ibig sabihin, may part na babae ka talaga. Kailangan mo lang talagang aminin yun sa sarili mo, girl. Payo naman ni Carlo sa kanya, also known as Carla. Malalim siyang napabuntong hininga. Ano ang gagawin niya para malaman kung isa nga ba siyang lesbian o isa nga ba siyang babae? Nang tanghaling iyon ay sabay sila ni Amy na lumabas ng building. Nasa tabi kasi niyo ng karinderya na pinagkakainan nila. Ngunit paglabas niya, natigilan siya nang makita niya si Raven sa labas habang nakasandal sa mamahali nitong coupe car. Napakagwapo nito sa suot na shade. Agad niyang kinastigo ang kanyang sarili. Hindi siya gwapo. Ibinaba nito ang suot na shade nang makita siya. Ngumiti ito at naglakad papalapit sa kanya. Tumili naman ng mahina si Amy. OMG! Ang gwapo niya! Tili nito. Siniko niya ito sa tagiliran. Huminto ito sa tapat nila. Hi Alex! Bati naman ito sa kanya. Bago pa siya makapagsalita ay naunahan na siya ni Amy. Hi sir! Amy po pala. Isa sa mga katrabaho ni Alexa. Anito. Nilingon niya ito at inirapan dahil sa tawag nito sa kanya. Ayaw na ayaw niyang tinatawag siyang Alexa dahil para sa kanya ay masyadong girly iyon. Alexa? Amy, Alex is enough. Masyadong girly. Sita niya na hindi pinansin ito. Natawa na lang ng mahina si Raven. Nakipagkamay si Amy at nagpaalam na ito
Pinanlakihan niya ito ng mata pero mukhang wala itong pakialam sa ginawa niya. Napabuntong hininga siya at napatitig na lang kay Raven. Anong ginagawa mo rito, Sir Raven Navena? Tanong niya. Ano ba? Hindi mo na kailangang tawaging sir pa ako. Dahil hindi mo naman ako employer. Saad nito habang titig na titig sa kanya. Nag-iwas naman siya ng tingin. So ano nga po yung ginagawa mo rito? Tanong niya nang hindi tumitingin rito. Yayayain sana kitang mag-lunch kung pwede. Tanong nito. Pinakatitigan niya ito. Tama ba na paunlakan niya ang paanyaya nito? Gusto niya itong tanggihan pero nanaig ang kagustuhan niya na malaman ang totoo niyang identity. Bibigyan niya ang sarili niya ng 2 linggo para masagot iyon. Kaya tumango siya. Sige, pagbibigyan kita. Tugon niya na ikinaawang naman ang labi ng binata. Totoo? Hindi makapaniwala nitong tanong at inirapan na lang niya ito. Niyayaya mo ako, hindi ba? Ngayon na sumang-ayon ako, hindi ka naniniwala. Gusto mo ba, bawiin ko na lang? Pang-aasar niya. Subalit ngumiti ito at napailing. No. Hindi lang ako makapaniwala na pagbibigyan mo yung paanyaya ko. Inaasahan ko na tatanggihan mo ako. Wika nito habang nakatitig sa kanya. Hindi niya mawari kung anong emosyon ang nababasa niya sa mga mata nito pero hindi na lang niya pinagtuunan yun ng pansin. Paano namang hindi kita pauunlakan? Nakakahiya atang tanggihan ng isang Raven Navena na tinitingala ng lahat. Pang-aasar niya na ikinatawa nito saka hinawakan ng kamay niya na ikinatigil naman niya. Ayun na naman ang kuryente na naramdaman niya noong gabing isayaw siya nito. Hinila siya nito patungo sa napakagara nitong sasakyan. Yung ibang empleyado na nakatingin sa kanila ay puno ng paghanga nang makita ang mga mata nila. Ang iba ay silos na silos kay Alexandra dahil idinidate lang naman ito ng isang bilyonaryo. Nang marating nila ang isa sa pinakasikat na restaurant sa bayan, iginiya siya ng binata sa loob at naupo sila sa isang pandalawahang mesa. Iniabot ng binata ang menu na ibinigay ng crew. Nagsimula na itong mamili ng menu. Nang masabi nito ang order sa crew, ay iniabot nito sa kanya ang menu para siya naman ang mamili. Ikinumpas niya ang kamay niya bilang pagtanggi. Hindi na. Ikaw na lang ang mamili para sa akin. Baka hindi ko magawang pumili dahil alam kong sobrang mamahal ng mga yan. Aniya na ikinatawa naman ng binata. Okay, ako na lang ang mamimili para sa'yo. Hindi ka ba allergic sa kahit na anong pagkain? Tanong nito. Umiling naman siya. Namili na ito samantalang siya naman ay iginala ang paningin sa kabuuan ng restaurant. Halos malula siya sa ganda niyon. Ngayon lang siya nakapunta rito. 1,000 ang halaga ng pagkain nila rito kaya hindi niya pa yun nasusubukan. Hindi niya aakalain na makakapasok siya sa ganitong klaseng restaurant kasama si Raven Navena. Napatingin siya rito at nahuling nakatitig naman ito sa kanya. Kaya't pinagtaasan niya ito ng kilay. Bakit ka naman nakatingin ng ganyan? Pagsusungit niya pero sa totoo lang ay kanina pa tumitibok ng mabilis ang puso niya. Baka kinakabahan lang siguro siya dahil kasama niya ito. Ngumiti naman ito ng matamis. A genuine smile. Ang ganda mo kasi. Simple pero maganda. Ikaw na yata ang pinakamagandang babae na nakita ko. Papuri nito sa kanya. Ramdam niya ang pamumula ng kanyang pisngi kaya nagbaba siya ng tingin. Imposible na ako ang pinakamaganda na babaeng nakita mo. For sure, may mga nakita ka ng mas maganda sa akin. CEO ka, di ba? Tugon niya at pinakatitigan siya nito. Seryoso ako, Alex. At gusto kita. Pagtatapat nito, napalunok siya. Gusto siya nito? But I'm a lesbian, Raven. Kaya for sure, hindi kita magugusto.
pinutol na nito ang iba pa niyang sasabihin. I believe that you're not a lesbian. You're a girl. Nako-confuse ka lang sa identity mo dahil NBSB ka. At ang akala mo ay may gusto ka kay Christine. Hayaan mong patunayan ko sa'yo na babae ka at hindi ka lesbian. Wika at habo nito sa kanya. Hayaan mong ligawan kita. Sambit nito. Natigilan siya. Liligawan siya ng isang CEO? Bakit ako, Raven? Marami naman diyang iba na kasing yaman mo. Hindi ako mayaman kagaya mo at wala akong maipagmamalaki sa totoo lang. Wala naman yan sa estado sa buhay, Alex. Nasa puso yan. Kung mahal mo ang isang tao, hindi mo titingnan ng kahit na ano pamang estado niya sa buhay. Seryoso nitong Saad na nagpaangat ng mukha niya. Kitang-kita niya ang kaseryosohan nito, kaya't napahinga siya ng malalim. Bigyan mo muna ako ng ilang araw para makapag-isip. Nabigla ako sa ipinagtapat mo sa akin. Sagot niya at masuyo itong ngumiti at tumango. Sige, bibigyan kita ng ilang araw para makapag-isip. Anito, mabuti na lang at dumating na ang kanilang order kaya hindi na siya nakapagsalita. Tahimik lang silang kumakain habang nagtatanong ng mga impormasyon tungkol sa isa't isa. Nang matapos nilang mananghalian ay inihatid na siya nito sa kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Sa buong maghapon ay si Raven ang nasa isip niya at ang mga sinabi nito. Totoo ba naliligawan ka na Raven? Tanong sa kanya ni Christine nang nasa elevator na sila, pababa para mag-lunch. Hindi na kasi sila nakapag-usap kanina dahil late na rin itong nakapasok. Huminga siya ng malalim at tumango. Napatili naman ang kanyang kaibigan. Bes, ano ka ba? Saway niya rito. Grabe! I'm so happy for you! Akalain mo yun, si Raven Avena ang manliligaw sa'yo? Siya ang magiging first mo if ever na maging kayo! Anito na may ngisi pa sa mga labi. Tinitigan niya ang kanyang kaibigan. Bakit hindi na niya maramdaman ang nararamdaman niya kapag kasama at kausap niya ito? Baka nako-confuse lang talaga siya at mas lalo tuloy siyang nalilito. Bumukas ang elevator kaya lumabas na sila. Hindi pa ako pumapayag kaya hindi pa siya manliligaw ko. Tugon niya habang naglalakad sila palabas ng gusaling yon. Nang makalabas sila, OMG! Wika ni Christine na may kasama pang pagtakip ng bibig. Napatingin siya sa tinitingnan nito. Napaawang naman ang labi niya nang makitang papalapit na si Raven at Richie na may dalang bulaklak. Nang makalapit ang mga ito ay ibinigay ni Richie ang bulaklak kay Christine na ipinagpasalamat naman ang kaibigan niya. Napatingin naman siya sa kaharap na ibinibigay ang bulaklak para sa kanya. Napatingin na lang siya sa buong paligid. Maraming mga matang nakatitig sa kanya. Tiyak na iba na naman ang nasa isip ng mga iyon, pero kahit ganoon pa man ay tinanggap niya ang bulaklak na ibinibigay nito sa kanya at inamoy iyon. Ang bango! Hindi niya maiwasang sabihin. Ngayon lang siya nakatanggap ng ganoon sa buong buhay niya. Aaminin man niya sa hindi, nagustuhan niya ang bulaklak na ibinigay sa kanya. Ganito pala ang pakiramdam kapag binibigyan ka ng bulaklak ng isang lalaki. Na nagustuhan mo ba? Tanong ni Raven. Napatingin siya rito at makikita sa mukha nito ang saya. Oo, salamat. Sagot niya na mas lumapad ang ngiti. Tara, lunch tayo. Anyaya naman ni Richie. Kaya naman iginiya siya ni Raven sa Block Sports car nito samantalang si Christy naman ay sa sasakyan ng boyfriend nito sumakay. Inilapag ng binata ang cellphone sa dashboard. Ilang minuto na silang nasa biyahe nang biglang mag-ring iyon, ngunit hindi iyon kinukuha ng binata para sagutin. Kinuha niya iyon at hindi sinasadyang napatingin sa screen. Nathalie ang pangalan ng tumatawag sa kanya. Nakaramdam siya ng kirot sa dibdib
sa kaalamang babae ang tumatawag rito. Bakit ganun ang nararamdaman niya? Baka mamaya ay sekretarya lang naman, pinsan o kaibigan pala nito iyon. Iniabot niya rito ang cellphone. Sagutin mo, baka importante yan. Tinanggap naman nito iyon at tiningnan ang caller. Napasimangot ang binata pero sinagot rin naman ang tawag. Nathalie, may kailangan ka? Mataray nitong tanong. Mukhang may hindi sila pagkakaintindihan ng babaeng kausap. I'm busy, Nathalie. Wala akong panahon para makipagkita sa'yo. Masungit nitong saad at saka pinatay na ang tawag. Sino si Nathalie? Hindi niya mapigilang maitanong. Huminga naman ito ng malalim. Kababata ako siya. At may gusto siya sa akin. Anito saka napatingin naman sa kanya. Napatangu-tangu na lang siya saka nag-iwas ng tingin. Hindi niya alam pero nakaramdam siya ng selos ng sandaling iyon. Pero hindi ko siya gusto. Kababata lang talagang tingin ko sa kanya. At ikaw ang gusto ko, Alex. Napatingin siya rito. Mapungay ang mga matang nakatitig sa kanya. Inihinto nito ang sasakyan sa isang tabi at dahang-dahang inilapit ang mukha nito sa kanya. Balak siya nitong halikan. Hindi niya naman alam ang gagawin. Natulo siya sa kinuupuan. Nang maglapit na ang mukha nito, dahan-dahan nitong inilapit ang labi sa kanya at kaagad na sinakop ang kanyang mga labi. Ngunit nang matauhan ay agad na tinapos niya ang halik. Napasabunot ito sa buhok. Sorry. Sorry, hindi ko sinasadya. Nadala lang ako ng emosyon. Hinging paumanhin ito, maging siya ay hindi na rin nakapagsalita dahil hindi niya akalain na pumayag siyang halikan siya nito. Ibig sabihin ba nun attracted siya kay Raven? Umiling na lang siya. You don't need to say sorry. Ginusto ko rin naman. Aniya, hindi niya akalain na ganun palang pakiramdam ng unang halik. Nakakawala ng katinuan. Nanlaki ang mga mata nito at napaawang ang labi. Gusto mo ba ako? Tanong nito. Gusto na nga ba niya ito? Umiling na lang siya. Hindi ko pa masasabi sa ngayon, Raven. I'm still confused. Give me more time para makapag-isip-isip ako kung ano ba tong nararamdaman ko. Aniya, hinawakan ito ang kamay niya at malamlam ang mga matang nakatitig sa kanya. Napatingin siya sa kamay nito. Ibang-iba ang pakiramdam niya nang magdampi ang kanilang balat. Hindi niya lang mapangalanan kung ano yun. Sige, I'm willing to wait. Willing akong maghintay kahit gaano pa katagal, Alex. Wika nito. Umupo na ito ng maayos at pinausad na ang sasakyan patungo sa kung saan siya nito dadalhin. Nasaan tayo? Tanong niya nang huminto ang sasakyan sa isang napakalaking mansyon. Hindi kaya sa kanila ito? Tumingin sa kanya si Raven. Narito ka sa mansyon ng aming mga magulang, Richie. Pagtatapat nito. Hindi niya maiwasang makaramdam ng inis dahil akala niya magla-lunch lang sila. Pero hindi naman pala. Dapat ay sinabi na nito kanina paano na lang ang trabaho niya. Tinignan niya ito ng masama. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Paano yung trabaho ko? At saka, ano bang gagawin natin dito? Sunod-sunod niyang tanong. Huminga na lang ng malalim ang binata. Sorry, baka kasi tumanggi ka kung sasabihin ko sa'yo kaya hindi ko na lang sinabi. Nasabi ko na kasi kina Dad at Mom na ipapakilala ko sa kanila ang babaeng nagugustuhan ko. At saka, naipagpaalam na kita kay Tito Gilbert. Kumpare siya ni Dad kaya no worries. Anito, bumuntong hininga siya. Ano pa nga ba naman ang magagawa niya? Nandito na siya. Kung magagalit siya may mangyayari ba? Okay, your sorry is accepted. Sa susunod ha,
Huwag mo na lang sanang uulitin. Hindi pwede kasi yung ganyan sa trabaho ko. Kailangan mong ipaalam muna ang balak mo kasi mahalaga pa rin ang consent ng isang babae. Kung ayaw man niya, you need to respect that. Pangaral niya na mukhang nakalimutan na niyang CEO ang kausap niya. Pero mali talaga ang ginawa nito. I'm sorry, hindi na mauulit. So, let's go inside. Anyaya nito. Ngumiti siya at tumango. Lumabas ito ng sasakyan at pinagbuksan siya ng pintuan. Napangiti siya dahil sa pagiging gentleman nito. Sabay silang nagtungo sa loob kung saan pinagbuksan sila ng katulong. Nang makarating sila sa dining area ay naroon ang mag-asawa at abalang nag-uusap. Ma'am! Dad! Tawag ni Raven sa kanyang mga magulang. Tumingin ang mga ito sa gawi nila. Hindi maiwasang makaramdam ng kaba si Alexandra nang tingnan siya ng mga ito. Sinuyod siya ng mga ito mula ulo hanggang paa. Pakiramdam niya, isa siyang basahan sa harapan ng mga ito. Nagulat siya nang biglang tumayo ang ginang at lumapit sa kanya. Ngunit ang labis na ikinanlaki ng kanyang mga mata, nang yakapin siya nito. Nice to meet you, Iha! Wika nito nang kumalas ito at humarap sa kanya at masuyong ngumiti. Napakaganda mo! Kaya hindi ka nakakapagtaka na magugustuhan ka ng anak ko. Saad nito, pinakatitigan niya ito. Inaanalisa niya kung pakitang tao lang ba ang ipinapakita nito o totoo. Pero hindi eh. Totoo lahat. Gusto niyo po ako para sa anak niyo? Yun na lamang ang nasabi niya. Natawa naman ng mahina ang ama ni Raven. Oo naman, Iha. Gusto ka namin para sa kanya. Ngayon lang siya nagpakilala ng babae sa amin, so that means seryoso siya sa'yo. Saad nito, nagyuko siya ng ulo. Hindi po ako mayaman, ma'am. Mahirap lang po kami. At CEO po si Raven. At saka, pinutol na ng ginang ang iba pa niyang sasabihin. Sasabihin sana niya na isa siyang lesbian. At saka nalilito ka sa identity mo, tama? Pero base sa nakikita ko, you are truly a woman, Alexandra. Hindi ka sasama sa anak ko kung lesbian ka. It means that you are interested to a guy. At saka, hindi kami tumitingin sa estado ng buhay. Dahil gaya mo, mahirap lang din ako pero alam mo na, minahal ako ni Ramon ang higit pa sa kayamanan na meron siya. Saad nito at kita niya ang pagkislap ng mga mata nito na tumingin sa asawa. Iyon ang kislap na nakita niya sa mga mata ni Raven. Hanggang sa niyaya na silang sumalo ngayon sa hapagkainan. Maraming pagkain ang nakahanda pero ng mga sandaling yon, nagustuhan niya ang pamilya ni Raven. Anak, may bisita ka, si Christine! Sabi ng kanyang ina nang pagbuksan niya ito ng pintuan. Sige po ma, bababa na po ako. Ngumiti ito at nagpaalam na gagawa lang ng merienda. Siya naman ay bumaba na ng hagdan at nagtungo sa salas. Nakita niya ang kanyang kaibigan na prenteng nakaupo lang sa sofa. Napakaganda talaga nito at talagang bagay sila ni Richie. Ngunit ng mga sandaling yon, napagtanto niya na wala na yung nararamdaman niya kapag nakikita niya ang kaibigan. Hindi kaya masaya lang siya dahil may kaibigan siya na kagaya nito? Akala niya attraction lang ang nararamdaman niya pero hindi pala. Tumayo naman ito. Bes! Wika nito saka siya niyakap. Niyakap din niya ito pabalik. Pagkatapos ay niyaya na maupo sa sofa. Bakit ka nandito? Tanong niya. Ngumiti naman ito ng matamis. Wala lang. Gusto ko lang malaman kung kamusta na kayo ni Raven. May nararamdaman ka na ba para sa kanya? Tanong nito. Pagkabanggit nito sa pangalan ng lalaki ay biglang kumabog ng malakas ang dibdib niya. Ano kaya itong nararamdaman niya? Mas mainam na tanungin niya sa kaibigan kung ano man itong nararamdaman niya. Hindi ko alam eh, pero alam mo ba? Lumalakas ang tibok ng puso ko kapag nakikita ko siya at nakakasama.
Kapag hinahawakan niya ang kamay ko, may nararamdaman akong kakaiba. Aniya, nanlaki naman ang mga mata ni Christine. OMG! Bulalas nito at napatakip pa sa bibig. In love ka, bes! Ano ka mo? Sinong in love? Tanong ng kanyang ina na nasa likuran na pala niya. Nabaling ang tingin niya sa ina na nasa likuran niya pala. Ibinaba nito ang tray na naglalaman ng sandwich at avocado shake sa center table. Ayan si Alex, tita. In love na yan kay Raven Avena. We good! Pinanlakihan niya ito ng mga mata. Christine, ano ka ba? Natawa naman ang kaibigan niya. Eh sino naman yon? At teka, siya ba yung CEO ng Navena Construction Supply Incorporated? Tanong ng kanyang ina na naupo na rin sa tabi ng kaibigan. Napatirik na lamang ang kanyang mga mata ng mga sandaling yun. Natigilan siya. Hindi naman niya yun ginagawa dati. Pero napatingin sa kanya ang kanyang ina. Oy, bakit hindi mo naman sinasabi sa akin na idinidate ka na pala ni Raven Avena? Nagtatampong saan ng kanyang ina. Huminga siya ng malalim at tiningnan ng masama ang kaibigang si Christine. Ngumisi lang ito sa kanya. Well, hindi naman niya ito matitiis. Ma, hindi po ako pumayag na ligawan niya ako. Sabi ko, pag-iisipan ko pa. Pero may gusto ka sa kanya, bes. Hindi naman kasi mahirap magustuhan si Raven, di ba? Maginoo, mabait. Pag-amin niya, nagkatinginan na lamang ang dalawa at nag-appear. Ha! Sabi ko na, hindi lesbian ang anak ko. Naluluhang saad pa ng kanyang ina. Oo nga po, tita. Emosyonal naman na saad ni Christine. Napailing na lang siya at dumampot ng tinapay at kinain iyon. Napagdesisyonan niya na kalimutan na lang kung ano man ang akala niya ay nararamdaman niya para sa kanyang kaibigan. Ngayong napagtanto niya na hindi naman pala talaga siya lesbian. Bukas na bukas din ay papayagan na niya si Raven na ligawan siya. Nasa swivel chair si Natalie ng mga sandaling yon nang bumukas ang pinto ng opisina niya at iniluwa niyon si Vivian, isa sa mga kaibigan niya. Si Natalie ay ang babaeng nagkakagusto kay Raven Avena at kababata rin ng binata. Binati siya nito at nagtungo sa visitor's chair. Bakit mo ako tinawagan at pinapapunta pa rito? Tanong nito. Nakapanumbaba siya sa mesa at pinakatitigan ang kaibigan. Naningkit naman ang kanyang mga mata. Alam mo, pakiramdam ko mayroon ang idinidate si Raven. Anito sa sarili. Nagkibit balikat lang si Vivian. Eh bakit hindi mo alamin? Kailangan malaman mo na. Aba, matagal ka nang may gusto sa kanya, hindi ba? Tanong nito at biglang tumalim ang kanyang mga mata. Hindi ko hahayaan na maagaw si Raven sa akin ng kung sino mang babae. Aalamin ko kung meron man o wala. Nanggigigil niyang saan, saka ito tumayo. Oh, saan ka pupunta? Tanong nito habang sinisunda ng kilo si Natalie. Pupuntahan ko ang opisina ni Raven. Titingnan ko kung may litrato ng babaeng naroon. Determinado niyang saad saka lumabas ng opisina. Napailing-iling na lamang si Vivian na tumayo na rin saka sinunda ng kanyang kaibigan. Nang makarating si Natalie sa kumpanya kung saan isang CEO si Raven, agad siyang pumasok sa loob at nagtungo sa elevator. Pumasok at pinindot ang floor button kung saan naroon ang opisina ng kababatang kinahuhumalingan niya. Nang makarating roon, agad siyang nagtungo sa opisina ng binata. Napatayo ang sekretarya nang makita siya. Yes ma'am, ano po yon? Tanong ng babae, pero dire-diretso siya na nagtungo sa pintuan. Ay ma'am, ipinagbabawal po ni Sir Raven na pumasok kayo riyan. Pagagalitan po ako. Natataranta at kinakabahang pakiusap ng sekretarya. Inirapan niya ito at itinuro ang sarili. Hindi mo ba ako kilala? Kababata niya ako at may karapatan akong pumasok sa loob ng opisina niya. Sigaw niya saka binuksan ang pintuan ng opisina at pumasok. Inilock niya iyon para hindi siya masundan ng babae sa loob.
iginala niya ang paningin sa kabuuan ng opisina. Lalaking lalaki talaga ang ambience doon. Nagtungo siya sa mesa nito at ganun na lamang ang inis niya nang makitang may tatlong frame doon kung saan may stolen shot ang isang babae. Ang isa ay kasama ang magulang ni Raven at ang isa ay dalawa sila ng binata. So, may kinahuhumalingan na nga si Raven. Nanggigigil niyang saad, biglang bumukas ang pintuan ng opisina at pumasok si Raven. Anong ginagawa mo rito, Natalie? Sigaw nito na halos dumagungdong ang boses nito sa buong paligid. Kinuha niyang litrato at lumapit rito. Huminga naman ang malalim ang binata. Sino to, Raven? Ano ba ang wala sa akin na meron sa kanya? Kaya naman kitang paligayahin sa kama pero bakit hindi mo ako magawang magustuhan? Nanunumbat niyang saad, kasabay ng pagtulo ng luha sa mga mata. Alam mo naman na hanggang kaibigan lang ang tingin ko sa'yo, Natalie. At hindi kita kailanman magugustuhan. Wika naman ito. Napahikbi siya. Nilapitan siya ni Raven at niyakap. Makakalimutan mo rin ang nararamdaman mo para sa akin, Natalie. Nang makabalik sa opisina si Natalie, nagdesisyon siya na hindi siya susuko. Kung mawawala sa landas niya si Alexandra ay mapapasakan niya si Raven. Nalaman niya ang pangalan nito dahil tinanong niya iyon sa kaibigan. Wala itong kaalam-alam na may balak siya. Kinuha niya ang cellphone at kinontak ang tito niya na may kilalang private investigator. Ilang ring lang ang lumipas nang sagutin ng tito niya iyon. Oh, Natalie, napatawag ka. Hello, tito. Kamusta po? Ayos lang. May kailangan ka ba? Napabuntong hininga siya. Alam talaga ng tito niya kapag may kailangan siya. Hindi naman kasi niya ugaling tumawag palagi. Sakalang sila nag-uusap kapag bibisita sila ng kanyang magulang sa bahay ng mga anak. Kapatid ito ng kanyang ama. Yes, tito. Pwede ba akong makisuyo sa'yo? Okay, name it. Bumuntong hininga siya. Tiyak na hindi papayag ang tito niya sa ipapagawa niya. Mabait ito at kailanman ay walang inargabyadong ibang tao. Hindi niya alam pero ng mga sandaling iyon, gusto niyang makuha si Raven. Wala naman siyang gagawin kay Alexandra. Sasabihin lang niya na tantanan nito si Raven at ipapamukha na hindi nababagay para sa binata. Tsak naman na makakalimutan din ito ng binata. Diba may kilala po kayong private investigator? Yes, Iha. Bakit? May ipapahanap sana akong tao, tito. Gusto ko lang malaman kung tagasan siya para makausap ko. Bakit naman? Pag-uusisa pa nito. Huminga siya ng malalim at sinabi ang rason kung bakit niya iyon pinapagawa. Bumuntong hininga rin ito. Iha, hindi mo dapat ginagawa yan. Dapat marunong kang tumanggap ng pagkatalo. Kung hindi ka gusto ni Raven, kailangan mong tanggapin yun. Kung gagawin mo ba yun, magugustuhan ka ba niya? Tanong nito. Nakaramdam siya ng kirot sa kanyang dibdib sa sinabi ng kanyang tiyuhin. Sa bagay, tama nga naman ito pero susubukan niya pa rin. Susubukan ko lang, tito. Please, last favor ko na to. Kung hindi lang talaga kita mahal, hindi ko to gagawin. Maghintay ka na lang ng 2 araw para sa resulta. Tatawagan kita. Pagkatapos magbihis ni Alexandra ng umagang iyon, lumabas siya ng bahay at nagtungo sa kalsada para pumara ng sasakyan. Nag-text kasi sa kanya si Raven na hindi siya nito masusundo dahil may urgent meeting ito. Sasabay na lang daw ito na mag-lunch sa kanya. Natigilan naman siya nang biglang huminto sa kanyang harapan ang isang napakagarang sasakyan. Lumabas ang sakay niyon, hindi niya maiwasang humanga sa ganda nito para itong diyosa. Naglakad naman ito papalapit sa kanya. You must be Alexandra, right? Sopistikada nitong tanong. Oo, bakit? Sino po sila? Tanong niya. Sinuyod siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa. By the way, I'm Natalie. Sagot nito
Biglang sumagi sa isip niya ang babaeng kausap ni Raven noong nagtungo sila sa mansyon. Hindi kaya ito si Natalie na kababata ni Raven? Pero ano namang ginagawa nito dito? Ah, mukhang hindi mo pa ako kilala. I'm Natalie Gordon, kababata ni Raven. Pagpapatuloy nito. Ah, oo, ikaw pala yun. Ah, teka. Ah, paano mo ako nakilala? Tanong nito. Hindi siya magpapatinag sa babaeng ito. Ano bang karapatan nitong malditahan siya nito? E nasa teritoryo niya ito. Ah, nung kasama ko si Raven para bumisita sa magulang niya, tumawag ka sa kanya. At nakita ko yung pangalan mo sa screen ng cellphone niya. Hindi kayo bagay ni Raven. Mayaman sila. At ikaw? Ani nito saka tumingin sa likuran niya. At bigla naman itong humisi. Mahirap ka lang, Alexandra. Sa tingin mo, anong magiging papel mo sa buhay ni Raven kapag kayo ang nagkatuluyan, ha? Magiging housewife ka lang niya dahil hindi ka naman kasing yaman gaya niya. Pang-iinsulto naman ito. Kung nandito ka lang para insultuhin ako, Miss Natalie, umalis ka na lang. Matalim ang mga matang nakatitig rito saka inilahad ang kamay sa sasakyan nito. Lubayan mo na siya dahil kami ang nababagay ni Raven para sa isa't isa. Ani pa nito bago tuluyang umalis sa harapan niya at sumakay sa sasakyan nito. Nang makaalis ito, hindi napigilan ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Masakit kapag iniisip na magkaiba ang estado ninyo ng lalaking gusto mo. Pero mas masakit pala iyon kapag may mismong nagsabi niyon sa'yo. Parang dinurog ng pira-piraso ang puso niya. May humintong tricycle sa kanyang tapat kaya kaagad niyang pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang kanyang mga palad. Nagtataka pang tiningnan siya ng tricycle driver pero hindi naman ito nagsalita pa. Nagtungo na siya sa loob at lihim na lumuha. Ayaw niyang humikbi at baka mag-alala lang ang driver sa kanya. Sira na tuloy ang make-up niya. Uy, bakit ang pula ng mga mata mo? Tanong ni Christine kay Alexandra pagkapasok na pagkapasok niya sa opisina at makaupo sa kanyang upuan. Mabuti na lang at wala pa ng ibang kasamahan nila sa trabaho. Wala to, bes. May pinanood kasi ako kanina na telenovela na nakakaiyak kaya nasira tuloy yung make-up ko. Hindi ako naniniwala sa'yo. Kilala kita, bes. Hindi mahina ang loob mo sa mga nakakaiyak na telenovela. Ani nito, saka hinila siya palabas ng opisina at nagtungo na sa gilid. Mabuti na lang at nasa dulo ang opisina nila. Pinakatitigan siya ng kaibigan. Sabihin mo ang totoo, Alex. Ano ba ang dahilan kung bakit ka umiiyak? Nag-aalalang tanong ni Christine. Mukhang na-corner na siya ng kaibigan at wala nang dahilan pa para magsinungaling pa siya. Wala naman siyang ibang mapagsabihan kundi ito lang. Napahigbi na siya. Niyakap siya ng mahigpit ng kanyang kaibigan at hinagod ang likod niya. Hindi alintana ng dalawa na napagtitinginan na sila ng iba pang mga empleyado. Nang humupa ang sakit na nararamdaman niya ng mga sandaling iyon, kumala siya sa pagkakayakap sa kaibigan at nagsimulang magkwento. Mataban lamang na nakikinig sa kanya si Christine. Nang matapos siya sa pagkukwento ay hinawakan nito ang kanyang kamay. Hindi mo dapat pinapaniwalaan ng ibang tao. Kung ano ang nasa puso mo, yun ang sundin mo. Kung mahal mo siya, ipaglaban mo. Huwag mong hahayaan na sirain yun ng taong hindi ka lubos na kilala. Di ba sabi mo nga, gusto ka ng mga magulang niya. Malaking rason na yon para ipaglaban mo ang pagmamahal mo para kay Raven. Nakangiti nitong saad sa kanya. Hi girls! Sigaw ni Richie nang makita sila ni Alexandra at Christine na naglalakad patungo sa kinatatayuan nila. Hindi niya tuloy maiwasang titigan si Alex. Napakaganda talaga nito. Wait, may nakita siyang kakaiba nang makalapit ito sa kanila. May lipstick ang dalaga. Napangiti naman siya. Hindi niya akalain na naglalagay na pala ito ng ganun ngayon. Ibig bang sabihin nun eh, na-realize na nito na babae siya at hindi lesbian?
Bakit ka naman nakatitig sa akin ng ganyan? Nakasimangot nitong tanong. Napangiti na lamang si Christine na nasa tabi ng dalaga. Ah, wala. Ang ganda mo ngayon. May lipstick ka na oh. Dati wala. Puri at puna ni Richie. Inirapan siya nito. Ah, syempre kailangan ko sa trabaho. Sagot nito na ikinatawa ng mahina ni Christine sabay tusok sa tagiliran ng kaibigan. Ang sabihin mo, nagpapaganda ka para kay Raven. Tudyo nito. Sinamaan naman ito ng tingin ni Alexandra. Uy, hindi ah. Pagde-deny naman niya, pulang-pula pa ang pisngi ng dalaga dahil sa hiya. Pero kahit na ganun, ay hindi iyon nakabawas sa kagandahan nito. Bagkos ay mas lalo pa itong gumanda. Huwag mo na siyang asarin, hon. Let's go. Magla-lunch na lang tayo. Nagugutom na ako. Pagre-reklamo ni Richie, natawa siya at binalingan ng kapatid. Patay gutom ka talaga, Richie. Natatawa niyang saad. Binuksan na niya ang kotse para makapasok si Alexandra. Nagpasalamat ito bago niya isinara iyon at umikot sa driver's seat at sumakay. Sinundan niya ang sasakyan ni Richie. May pupuntahan sila kung saan tsak na magugustuhan ng babaeng katabi niya. Huminto sila sa isang resort sa hindi kalayuan. Napatingin siya sa katabi at hindi maiwasang mapangiti nang makitang mahimbing itong natutulog. Hinaplos niya ang pisngi nito. Nagmulat ng mga mata si Alexandra at nagkatitigan sila. Nandito na tayo. Mukhang nasa loob na rin sina Christine at si Richie. Sambit niya, saka lumabas na at pinagbuksan ang pintuan ng dalaga. Sabay silang nagtungo sa loob ni Alexandra. Nagrenta siya ng maliit na rest house at mga crew na mag-aasikaso para sa kanila. Iginiya niya ang dalaga papunta roon. Ah, saan tayo pupunta? Naguguluhan itong tanong. Itinuro niya ang di kalayuan na rest house. Nang makalapit ay pinagbuksan sila ng dalaking crew. Nang makapasok sila roon ay maghiliw na pagbati ng isang babaeng crew ang nakapwesto sa loob. Nagtungo sila sa veranda. Naramdaman niya na natigilan ang kanyang katabi. Napatingin naman siya rito. Nakaawang ang labi nito habang nakatingin sa mga pagkain sa mesa. At higit sa lahat ay ang view sa labas. Napakaganda ng view sa labas dahil sa malinaw na tubig ng swimming pool at ang mga puno ng nyog sa di kalayuan. Idagdag pa ang mga bulaklak sa kapaligiran. Nagustuhan mo? Tanong ni Raven. Tiningnan siya nito at ngumiti at tumango. Thank you, Raven. Sagot niya. Hinawakan niya ang kamay nito at iginiya sa gilid kasabay ng malamyos na musika na pumapailan lang sa veranda. Hinapit niya ito palapit sa kanyang katawan at hinalikan ito sa noo. I love you, Alex. Saad niya. Agad na nag-angat ng tingin si Alexandra at nagkatinginan sila. Mahal mo ko? Hindi makapaniwalang tanong nito. Ngumiti siya at tumango. Pasensya na ha. Pero sa ngayon kasi wala pa akong sagot sa sinabi mo. Pero pinapayagan na kitang ligawan mo ko. Tugon ito na ikinaawang naman ang labi niya. Sinapo niya ang mukha nito. Totoo? Oo naman. Nalaman ko sa sarili ko na hindi naman pala ako lesbian, na isa pala talaga akong babae. Marahil kaya nararamdaman ko yun dati kay Christine dahil masaya ako kapag kasama ko siya dahil nakikita ko na para siyang kapatid para sa akin. Sagot nito. Lumambot ang ekspresyon niya ng mga sandaling iyon. Siya na yata ang pinakamasayang lalaki sa buong mundo ng mga sandaling iyon. Thank you. Willing akong maghintay kung kailan mo ako sasagutin. Liligawan kita. Sambit niya at muling hinapit ito palapit sa kanyang katawan at isinayaw kasabay ng masuyong saliw ng musika. Nagawi ang tingin ni Raven sa pintuan ng kanyang opisina nang biglang pumasok iyon. Pumasok si Natalie na may masuyong ngiti sa mga labi. Oh Natalie, anong ginagawa mo rito? Naiirita niyang tanong. Umupo naman ito sa visitor's chair. Masama bang bisitahin ng kababata ko?
Hindi naman, kaso hindi kita maaasikaso, marami akong ginagawa. Tugon niya. Tumayo si Natalie at nagtungo sa kanyang likuran. Lumapit ito sa mesa at kinuha ang isang picture frame. Kayo na ba? Hindi pa, nililigawan ko pa lang siya. Bakit mo natanong? Tanong niya. Kitang-kita niya ang paghigpit ng hawak nito sa picture frame ni Alexandra. Ngumiti ito at ibinalik iyon saka umalis sa kanyang tabi. Kinuha ang bag na nasa sofa. Aalis na ako, may pupuntahan lang ako. Wika nito saka biglang umalis. Bigla siyang napatingin sa picture frame. May kutob siya na may binabalak ito kay Alexandra. Kilala niya si Natalie. Hindi ito nagpapatalo sa lahat ng kanyang laban. Napamura siya at lumabas ng opisina. Nang makarating sa kanyang sasakyan, kaagad niya iyong pinasibad. Alam niya ang sasakyan ng dalaga. Kinuha niya ang cellphone at tiningnan ang GPS noon. Mabuti na lang talaga at nakakonekta ang GPS nito sa kanya. Minsan kasi ay naglayas ito sa kanila at siya ang pinakisuyuan na hanapin ito. Papunta ito sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Alexandra. Ring ng cellphone niya ang pumukaw sa naglalayag niyang isip. Agad niyang kinuha iyon sa office coat niya, saka tiningnan ang caller. Si Christine ang tumatawag. Agad naman niya iyong sinagot. Christine, napatawag ka. Nasaan ka ba? Eto, patungo malapit sa pinagtatrabahuhan ni Alex. Susundan ko si Natalie. Malakas ang kutob ko na may pinaplano siyang masama para kay Alexandra. OMG! Galing dito si Natalie at nakiusap kay Alexandra na mag-usap sila. Nag-aalala ako, Raven, para sa kaibigan ko. Don't worry, walang mangyayaring masama kay Alexandra. Assurance niya. Mukhang nakahinga ng malalim si Christine. Nagpaalam na ito dahil papasok na raw ito sa trabaho. Siya na lang daw ang bahala para kay Alexandra. Magkaiba daw kasi ang oras nila ni Alex ng linggong iyon. Siya naman ay itinuon ang buong atensyon sa GPS kung saan huminto ang sinasakyan ni Natalie. Kapag may ginawa kang hindi maganda kay Alex, Natalie, hinding-hindi kita mapapatawad. Aniya at napahigpit ang pagkakahawak sa steering wheel. Nang makapasok si Alexandra sa coffee shop kung saan sila mag-uusap ni Natalie ng mga sandaling iyon, ay nakaramdam siya ng kaba. Ano kaya ang pag-uusapan nila? Well, may mangilan-ngilan na tao naman kaya may mahihingan siya ng tulong. Kaagad niyang iwinaksi ang kung ano man ang negatibo na nasa isipan niya. Marahil ay gusto lang siyang kausapan nito. At yun lang yun, wala nang iba. Doon tayo maupo. Ani Natalie na kaagad naman silang nagtungo roon at naupo. Nag-order sila ng coffee nang may lumapit na crew sa kanila. Nang makaalis ito, ay hinarap siya ni Natalie. May ideya ka na ba kung bakit ko gustong makipag-usap sa'yo? Tanong nito habang nakatitig sa kanya. Isa lang naman ang alam niyang dahilan kaya nito gustong makipag-usap sa kanya. Dahil kay Raven. Dahil kay Raven, di ba? Yes. Hindi naman kaila sa'yo na gusto ko siya. Ay hindi. Mahal ko siya. Di ba? Inamin ko yan. Look, Alexandra, you're just wasting your time with him. Darating din ang panahon na iiwan ka na lang ni Raven. Bakit? Dahil hindi kayo pareho ng estado sa buhay. And his parents? Sure ka ba na gusto ka nila? Paano kung pakitang tao lang silang lahat? Come on, you're just nothing, Alexandra. Sa totoo lang ay mas bagay talaga kami ni Raven. Kaya please, sukuan mo na siya. Anito na may matamis na ngiti sa mga labi. Yan lang ba talaga ang dahilan kung bakit mo gustong makipag-usap sa akin? Aniya at natawa ng mahina para hindi siya makaagaw pansin sa ibang naroon. Pero mukhang nainsulto si Natalie sa sinabi niya. Dahil biglang tumalim ang mga mata nito. Kung ganun, nagsayang lang pala ako ng oras na makipag-usap sa'yo. Dahil hindi ko ibibigay sa iyo si Raven. Mahal ko siya, Natalie. At alam kong gusto ako ng mga magulang niya. Kalmado niyang saad kahit ang totoo ay
gusto na niya itong sigawan sa kung paano siya nito insultuhin. No! Kami ang nababagay ni Raven. Look, Alexandra, ano ba kaya mong ipagmalaki? Sahod mo na 1% lang ng kita ng kumpanya namin? O baka nga wala pang 1%? You're a gold digger. Sigaw nito. Doon na tuluyang nawala ang pagiging kalmado niya. I'm not a gold digger, Natalie. Hindi mo lang matanggap na ang isang katulad ko ang minahal ni Raven. Sinuyod niya ito mula ulo hanggang paa. Look at yourself, Natalie. Oo, mayaman ka nga. Pero isa kang desperada. Desperada ka sa atensyon ng isang lalaki na hindi ka naman mahal. Ganting sigaw niya. Alam niyang narinig siya ng mga naroon sa sinabi nito na gold digger siya. At hindi siya papayag na hindi maibangon ang sarili. What did you say? Nang gagalaitin itong saan habang matalim na ang mga matang nakatitig sa kanya. Akmang sasampalin na sana siya nito nang may kamay na pumigil kay Natalie. Kamay na nagmumula sa kanyang likuran. Natalie, saktan mo nang ibawag lang si Alexandra. Huh, mas pipiliin mo siya kesa sa akin na kaibigan mo? Ako na mula pagkabata kasama mo na. Nagdadrama nitong saad na halos maiyak na. Pinipili ko siya dahil siya ang tama. Umalis ka na, Natalie. Bago ko patuluyang kalimutan na pinagsamahan natin. Maotoridad na utos ng binata sa kanya. At walang nagawa si Natalie kundi ang lakad takbong lumabas ng coffee shop na yon. Sir, ma'am, okay lang po ba kayo? Tanong ng manager ng coffee shop nang makalapit sa kanila. Tumingin naman si Raven dito. That was just nothing. May gagawin lang ako, pwede ba? Don't worry, I'll pay for using your coffee shop. Ay, nako sir, okay na po yun. Okay lang po kung anong balak nyo. Sagot nito at ngumiti saka umalis na. Nang mga sandaling iyon, marami nang pumapasok at halos matigilan ng makita si Raven. Sino nga ba naman ang hindi? Isang kilalang business tycoon at billionaire ang binata. Nang medyo marami-rami na ang mga naroon, hinila siya nito sa medyo may kalakihang espasyo sa gitna. Uy, ano ka ba? Anong gagawin mo? Naguguluhang tanong ng dalaga. Hindi siya pinapansin ni Raven. Tumingin ito sa mga taong naroon. Nais ko palang ipakilala ang nag-iisang babae sa buhay ni Raven Avena. Isang kilalang negosyante at bilyonaryo, si Alexandra Gabriel. Pagpapakilala nito sa kanya. Namula ang pisngi niya sa ginawa nito, lalo na noong pumalakpak ang mga taong naroon. Pinanlakihan niya ng mata ang binata. Uy, teka, ano bang ginagawa mo? Ngumiti lang ito sa kahinawakan ng dalawang kamay niya. Maraming salamat dahil dumating ka sa buhay ko. Binago mo ako, Alex. Binago mo ang mga pananaw ko. Kung ano man ang sinabi ni Natalie, huwag kang maniniwala dahil puro at totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Handa kong ialay ang sarili ko at handa ko rin ipaggamit ang apelido ko sa'yo. Kaya naman, pagbibiti nito, saka may kinuha sa bulsa ng kanyang tuxedo. Nanlaki ang mga mata niya nang lumuhod ito sa harapan niya kasabay ng pagbukas nito ng maliit na kahon. Tinitigan siya nito ng buong pagsuyo at pagmamahal. Natakpan pa niya ang kanyang bibig dahil baka maiyak siya. Will you marry me, Alexandra Gabriel? Tanong nito. Napangiti siya sa mga naroon. Saya ang makikita sa mga mukha ng mga naroon. Inirapan niya ito at inilahad ang kamay sa harapan nito na ikinatawa naman ng binata. Yes, I will marry you. Tugon niya. Hiyawan ng mga naroon at ang mga narinig niyang salita ay puro congratulations. Kaya ba dito ka nagpropose dahil maraming makakakita at para mahiya ako natanggihan ka? Pagbibiro niya na ikinatawa naman ng mga naroon. Well, tama ka. Pakikisakay naman ni Raven na mas lalong ikinatawa ng mga taong naroon. Matapos magpasalamat,
magkahawak kamay silang lumabas ng coffee shop. Nang mga sandaling iyon ay nag-uumapaw ang puso niya sa kagalakan. Makalipas ang 3 taon ay ikinasal na ang dalawa at biniyayaan ng kambal na anak na babae. Habang tumatagal, mas minamahal nila ang isa't isa. Marami pang pagsubok na dumating. Hindi yun naging hadlang sa pagmamahalan nila. Mas lalo lang silang tumatag. Ngayon ay 10 taon na silang mag-asawa. Nagising si Raven 6:00 ng umaga. Tumingin siya sa katabi at nakita ang kanyang may bahay na si Alexandra Navina na mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Napangiti siya. Sa paglipas ng maraming panahon ay mas lalong gumaganda ito. Hinalikan niya ang asawa sa noo. Good morning, my queen. Sambit niya na ikinagising ng kanyang asawa. Napangiti naman ito. Ah, good morning, my king. Tugon naman ito. Binigyan niya ito ng mabilis na halik sa mga labi. Ngayon ang 10th anniversary nila bilang mag-asawa. Nagtungo siya sa kanyang wardrobe at may kinuhang 1 box doon. Napawaw si Alexandra at baka sa mukha nito ang kasiyahan. Wow! Ano yan? Pumikit ka. Utos niya na dagli naman itong ginawa. Binuksan niya ang box na naglalaman ng set na jewelry. Buksan mo na ang mga mata mo. Utos niya na ginawa naman ito. Nanlaki ang mga mata nito nang makita ang laman ng box. Ah, ano to? Hindi naman ako mahilig sa mga alahas, babe. Sabi nito na naiiyak dahil sa labis na tuwa. Kinuha niya ang bracelet at isinuot iyon dito. 5 years ago pa since regaluhan kita nito. Please, tanggapin mo na. Pakiusap niya. Oo, hindi talaga ito mahilig sa alahas. Bilang lang sa daliri ang isinusuot nitong alahas sa kanyang katawan. Mas gusto nitong ilaan ang pera sa mga savings at pag-aaral ng kambal sa kolehiyo. At gusto nito na pag-aralin ang kambal sa Stanford University. Malayo-layo man pero kailangan pa para sa kinabukasan ng dalawa. Happy anniversary! Buong puso niyang sambit. Mumiti ito at isinandal ang ulo sa kanyang balikat. Happy anniversary, babe. Thank you for everything. For loving me and your children. And for always giving us our needs. I love you. Puno ng pagmamahal na saad din niya sa kanyang asawa. Tiningnan niya ito. Ilalapit sana niya ang labi sa asawa nang may sunod-sunod na katok sa kanilang pintuan. Dad? Mom? Breakfast is ready! Sigaw ni Sarah, ang panganay sa kambal. Napasimangot siya. Istorbo talagang mga anak natin. Aniya na ikinatawa naman ito. We're there in a moment. Balik sigaw ni Alexandra sa anak. Nakarinig na sila ng papalayong yabag. Bumaba ang asawa sa kama at hinila siya. Ano ba? Halika na. Mamaya na yan. Magtatampo ang mga batang yun kapag hindi tayo pumunta kaagad. Nagpahila naman siya at sabay silang lumabas ng kwarto. Nang makarating ng dining area, nakahain na ang 2 putahe na naroon. Isang menudo at 1 mechado. May fried chicken pa na niluto din ang 2. Sa murang edad ay marunong na silang magluto. Matangkad at maganda ang katawan ng mga ito. Namana nila sa kanilang ama ang tangkad at ang katawan ay sa kanilang ina. Wow! Inihanda niyo tong lahat? Hindi makapaniwalang tanong ng kanyang may bahay sa kambal. Yes, ma'am. Masigla at magkapanabay nilang saad. May isinenya si Sarah sa kakambal na si Raquel. Nagtungo ito sa ref at inilabas ang 1 mini cake. Happy 10th anniversary, Mom and Dad! Magkapanabay nilang saad. Napangiti siya. Hindi niya akalain na gagawin iyon ng kambal. Noong mga nakaraang taon, madalas ay cake o kaya damit o ano pa man ang inireregalo ng mga ito sa kanila. Pero ngayon ay may cake plus breakfast pang kasama. Agad na lumapit ang asawa at niyakap ang 2.
Rinig niya ang hikbi nito. Mukhang may napapansin siya sa asawa. Nagiging emotional ito sa mga nakaraang araw. Ganito siya noong ipinaglilihi nito ang kambal. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi kaya buntis ulit ang kanyang asawa? Dad, wala ba kaming hug dyan? Pagmamaktol ng dalawa na ikinatawa ng asawa. Ngumiti siya at lumapit sa dalawa, saka niyakap sila. Thank you so much, my princesses, sa inihanda ninyo para sa amin. Madamdamin niyang saad saka hinalikan ng mga ito sa noo. Tara, kain na. Gutom na ako. Pagmamaktol ni Raquel na siyang mas chubby kaysa kay Sarah. Natawa na lamang siya at sabay-sabay na silang nagtungo sa mesa at pinagsaluhan ng nilutong pagkain ng kanilang mga anak. Hindi naman maiwasang tingnan ni Alexandra ang kanyang mag-aama na nakikipagbiruan habang sila ay kumakain ng dessert. Biglang sumagi sa isip niya si Nathalie. Nang ikasal sila, ay nagpaabot ito ng mensahe ng paghingi ng tawad sa ginawa nito sa kanya. Nagtungo na ito sa Amerika para doon hanapin ang sarili at makapag-move on. Masaya siya dahil anuman ang dumating sa kanilang pamilya na mga pagsubok ay nanatili silang matatag. Napakaganda mo talaga. Uy, ang cheesy na naman ni Dad! Pagbibiro ni Raquel. Kaya nga eh, alam mo naman si Dad sobrang in love kay Mommy. Pang-aasar naman ni Sarah na napatingin naman si Raven sa kambal. Grabe naman kayo, pinagtutulungan niyo na ako ah. Pagmamaktol nito, hinayaan na lang niya ang mga ito at biglang napatingin sa kanyang may kaumbukan ng tiyan. Puro loose t-shirt kasi ang isinusuot niya para hindi mahalata ng asawa na nagdadalang tao siya. Mukhang napapansin na rin ito iyon, hindi lang umiimik. Gusto na rin kasi ng kambal na magkaroon na nga ng kapatid. Mami, kailan niyo po babalak buuin ni Dad ang magiging kapatid namin? Tanong ni Sarah. Napatingin siya rito at ngumiti saka tiningnan si Raven na titig na titig sa kanya. Paano kung sabihin ni Mami na buntis siya? Tanong nito na ikinanlaki ng mga mata ng kambal. At napaawang din ang labi ng kanyang asawa. Totoo, Mami? Hindi makapaniwalang halos magkapanabay na tanong ng dalawa. Babe, totoo ba? Buntis ka? Malamlam ang mga mata ni Raven nang tanungin iyon sa kanya. Kitang-kita ang pag-asa sa mga mata nito. Kaitagal na rin kasi nang hiniling nito na magbuntis na siya. Kahit 2 months ago ay itinigil na niya ang pag-inom ng pills. Kaya tumango siya. Yes, buntis ako. Magkakaroon na kayo ng bunsong kapatid. Pagbibigay alam niya. Sumigaw ang dalawa sa kanilapitan siya at niyakap. Napatingin siya sa kanyang kabiyak. Lumapit din ito at niyakap siya. Thank you, babe. Sambit nito ng mga sandaling iyon. Siya na yata ang pinakamasayang ina at asawa sa buong mundo. Pigilan ng sariling mapaibig sa iyo. Ano ba to? Gusto ka laging nakikita ng mga dalawang mata ko. Baliw sa'yo, oh, oh. Kaya lagi nag-aaba para ika'y masuliyo pa.